Ay pinagdiriwang po ngayong araw ang Araw ng Maynila. Dahil dito, ilang kalsada po ang isasara. May report si Vel Custodio. Live, Vel. Rise and shine, Audrey. Ipinagdiriwang ngayong araw ang 453rd anniversary ng pagtatag ng lungsod ng Maynila. At ngayon nga, dumadag sana ang mga tao at nagsisidatingan na rin ang mga makukulay na floats para sa parade mamaya. Sinimulan ng pagdiriwang ngayong araw sa wreath laying o pag-aalay ng bulaklak sa Raha Sulaiman Park kaninang 7:30 a.m. Susundan naman ito ng parada sa pangungunan ni Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan mamayang 8 a.m. The main event would be the civic and military parade na gagawin sa the Gonoy Corner Onyx Street sa San Andres. Kabilang sa mga makikiisa, ang mga kapulisan, Bureau of Fire Protection, iba't ibang kagawaran at organisasyon sa lungsod at mga barangay officials sa Maynila. Naglagay din ng plano ang city government para sa crowd control. Nagkaroon na ng mga interdepartment, interagency coordination. We are expecting yung cooperation ng Manila Police District to, of course, help us in the crowd control. Naglabas na rin po ang Manila Public Information Office ng road closure for... Sarado ang daan sa kahabaan ng Onyx Street, Zobel Rojas Street at Florentino Flores Street. Sa mga galing sa Onyx Street patungong Zobel Rojas Street ay maaaring dumaan sa A. Francisco Street. Para naman sa mga galing sa Osmeña Highway, dapat kumanan sa Camagong Street o kumaliwa sa Nacar Street. At sa mga manggagaling naman sa Del Pan Street ay maaaring kumanan sa Pasig Line. Pagkatapos ng parade, magkakaroon ng maikling programa ng pasasalamat si Manila City Mayor at Vice Mayor na susundan naman ng awarding ceremony ng Best Float. Samantala, nag-deploy naman ng 800 kapulisan ang Manila Police District para sa ligtas sa selebrasyon ng Manila Day. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.